Ang tapat na pusong pag-aaruga ay isang gawaing pinagpapala. Magandang araw, isa na namang bagong aralin ang inyong matutunghayan. Ngunit bago iyon, inaanyayahan ko kayong i-like ang video nito. Mag-subscribe na rin sa aming channel at i-click ang notification bell nang sa gayon ay lagi kayong makatanggap ng abiso sa aming mga bagong upload. Huwag din kalilimutang i-share ang video nito nang makatulong sa mas marami. Siguraduhin mapanood ang buong video hanggang sa dulo para sa kumpletong pagkatuto at ilang mga katanungang hahasa sa iyong kaalaman. Tara na't mag-aral! Florante at Laura, ang paglingap ng Persyano, saknong 156 hanggang 171. Ano pa't kapwa hindi makakibo, di na nga kalaban sa damdam ng puso, parang walang malay hanggang sa magtagot, umilig si Pebo sa hihigang ginto. Kapwa hindi nagsasalita at tahimik sina Aladdin at Florante. Hindi nila mapaglabanan ang sama ng kanilang nararamdaman. Para silang mga walang malay sa pagkalupaypay, sumisilip ang sikat ng araw sa hinihigaan ni Florante. May awang gerero ay sa maramdaman, malamlam na sinag sa gubat ay nanaw. Inunton ang landas na pinagdaanan, tinala ang kalom sa pinanggalingan. Nang mamalayan ni Aladdin na papalubog na ang araw, inakay niya si Florante at hinanap ang daan papunta sa kanyang pinanggalingan sa gubat. Doon sa naunang hininto ang dako, nang masok sa gubat ang bayaning Moro, sa isang malapad malinis na bato, usang pinagyaman ang lugaming pangko. Huminto sina Aladdin akay-akay si Florante sa isang parte ng gubat. Inihaga niya si Florante sa isang malinis at malapad na bato kung saan niya inalagaan si Florante. Kumuha ng munting baong makakain, ang nagdaralitay inamong tumikim, kahit umaayaw ay nahihikayat din ng sabing malambot na pawang pangaliw. Kumuha ng kaunting pagkain si Aladdin mula sa kanyang baon at ibinigay kay Florante, ngunit ayaw nitong kumain. Kinain din ni Florante ang pagkain nang ininganyo ito ni Aladdin sa pakikiusap nito. Naluwag-luwagan ang panghihingapos sapagkat naawas sa pagkadayukdok, hindi kinusay tantong nakatulog sa sinapupunan ng girerong bantog. Lumakas si Florante sa kanyang panghihina at labis na kagutuman dahil sa pag-aalaga ni Aladdin. Hindi na malaya ni Florante ay nakatulog siya sa sinapupunan ni Aladdin. Ito'y di umidlip sa buong magdamag, sa pag-aalagay nagbata ng puyat, ipinanganganib ay baka makagat ng ganid na madlang naggala sa gubat. Hindi natulog si Aladdin sa buong magdamag at tiniisang puyat, maalagaan lang at mabantayan lamang si Florante mula sa mga mababangis na hayop sa kagubatan. Tuwing magigising sa magaang tulog, itong lipos hirap ay naghihimutok, pawang tumitirik na anaki tunod sa dibdib ng Morong may habag at lunos. Kapag magigising si Florante ay binabanggit niya ang mga hirap na kanyang pinagdadaanan. Dahil dito, parang tinutusok ng araw ang puso ni Aladdin sa sobrang awa. Nang magmamadaling araw ay nahimbing, munting napayapa sa dalang hilahil, hanggang sa aurorang itaboy ang dilim,
Walang binitiwang, imutok at daing. Nang magmamadaling araw na ay nahimbing na si Florante at hindi na siya nagigising. Kaya pa na siyang nakatulog hanggang mag-umaga. Ito ang dahilan, ipinagkasundo. Limang karamdamang parang hinahalo. Ikinatiwasay ng may dusang puso. Lumakas na muli ang katawang hapo. Dahil nakakain at nakatulog na ng mahimbing, ay nanumbalik na nga ang lakas ni Florante. Ang kanyang limang senses ay nanumbalik. Ang kanyang panlasa, pandinig, paningin, pandama at pangamoy. Naging maayos na ang kanyang pakiramdam. Ayat ng isabog sa san sinukuban ang doradong buhok ng masayang araw. Nagbangong hinahot, pinasalamatan sa langit ang bagong lakas ng katawan. Nang tumaas na ang sikat ng araw ay bumangon na si Florante ng dahan-dahan. Pinasalamatan ni Florante ang Diyos sa panibagong lakas ng pangangatawan na ipinagkaloob sa kanya. Sabihin ang tuwa ng girerong hayag, ang abang kinalong ay biglang niyakap kung nang unay nukal ang luha sa habag, ngayoy sa galak na ang inilagaslas. Nang makita ni Aladdin nagising na si Florante ay agad niya itong niyakap sa kanyang tuwa. Napaiyak si Aladdin hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa tuwa sa panunumbalik ng lakas ni Florante. Kapos ang dila kong magsaysay ng laki ng pasasalamat nitong kinandili. Kandungan ang dusay sa nawalang kasi ay napawidisin sa tuwang umali. Halos hindi makapagsalita itong si Aladdin sa sobrang pasasalamat dahil sa panunumbalik ng lakas nitong si Florante. Sobrang pasasalamat niya dahil nawala na ang pinagdaraanan o sakit na nararamdaman nitong si Florante. Napawi na ang kanyang pagkalungkot at napalitan na ito ng tuwa. Sapagkat ang dusang mula sa pag-ibig, kung kahit mangyaring lumayo sa dibdib, isap mata lamang ay agad babalik at magdaragdag pa sa una ng bangis. Sinasabi sa saknong na ito na sa isang saglit lang ay nagiging malungkot ang isang tao kung biglang maaalala ang sakit na naranasan sa pag-ibig. Hindi lang masakit kung hindi ay dobleng sakit ang mararanasan katulad ng nangyari nga kay Florante. Kaya hindi pa man halos dumarapo ang tuwa sa lamad ng may dusang puso ay itinakwil na ng dalitang lalo at ang tunod niya'y siyang itinimo. Hindi pa man din lubos ang kasiyahang nararamdaman ni Florante ay lalo itong nalungkot dahil sa pag-aalalang muli kay Laura. Inilarawang tila natuhog ng isang tunod o araw sa Ingles ang puso ni Florante sa lungkot. Iyapos na muli ang dibdib ng dusa, hirap yatang bathin ang sakit sa sinta. Dangan inaaliw ng moro sa Persya, natuluyang nanaw ang tangang hininga. Muling nabalot ng lungkot ang puso ni Florante dahil mahirap dalhin sa dibdib ang sakit na dulot ng iniisip niyang pagtataksil ni Laura sa kanya. Muling dinamayan ni Aladdin si Florante, kaya muling nawala ang sakit na nararamdaman ni Florante. Iyong natatanto ang aking paglingap, anitong Persyano sa nababagabag. Mula ng hirap mo'y ibig kong matatap at nang kung may daay malagyan ng lunas. Sinasabi ni Aladdin sa saktong na ito kay Florante na nalalaman na ni Florante kung paano siya inalagaan itong si Aladdin.
Nalalaman na daw ni Aladdin ang pinagdaraan ng hirap ni Florante, kaya kung may maisip siyang paraan kung paano ito mababawasan, ay pipilitin ni Aladdin na tulungan siya. Narito ang buod ng ating tinalakay na aralin. Hindi nagkikibuan sina Florante at Aladdin. Nang papalubog na ang araw, inakay ni Aladdin si Florante sa isang bahagi ng gubat kung saan inihiga niya si Florante sa isang malinis at malapad na bato. Pinakain ni Aladdin si Florante ng kanyang kaunting baon. Umaayaw pa si Florante sa una, ngunit nahikayat ding pakainin ni Aladdin. Nang lumubog na ang araw, hindi natulog si Aladdin sa pagbabantay kay Florante upang hindi makagat o atakihin ng mga hayop sa gubat. Tiniis ni Aladdin ang puyat, mabantayan lamang si Florante. Maya't maya ang paggising ni Florante, at sa kanyang paggising ay laging dumadaing tungkol sa kanyang mga pinagdaanan. Nang magmamadaling araw na ay nakatulog na ng mahimbing si Florante at napayapa na hanggang umaga, kaya nanumbalik ang kanyang lakas. Pagkagising ni Florante ay lubos ang kanyang pagpapasalamat kay Aladdin sa kanyang pag-aalaga. Sa sobrang tuwa ni Aladdin sa panunumbalik ng lakas ni Florante ay nayakap niya ito at naiyak dahil sa tuwa. Nang muling maalala ni Florante si Laura ay muli na naman siyang nalungkot. Sinabi pa na ang lungkot na dala ng kabiguan sa pag-ibig ay nadodoble o higit pa kung ito ay muling naaalala ayon sa nadama ni Florante. Kaya hindi pa man din lubos ang kanyang kasiyahan dahil sa tulong ni Aladdin ay muli itong nagdusa sa mga alaala ng nakaraan. Dahil sa muli niyang kalungkutan ay sinabi ni Aladdin kay Florante na nalalaman nito ang kanyang pag-aalaga sa kanya, kaya kung ano man ang maitutulong ni Aladdin kay Florante ay gagawin niya, maibsan lamang ang lungkot na nadarama niya. Atin ngayong pag-isipan at pag-usapan ang mga sumusunod na katanungan. Una, paano inalagaan ni Aladdin si Florante? Maglahad ng ilang patunay mula sa mga saknong. Ikalawa, kung ikaw ang tatanungin, makakaya mo bang iligtas o tulungan ang taong nakagawa sa iyo ng masama o iyong kaaway? Ipaliwanag ang sagot. Ikatlo, naranasan mo na bang hindi mapatulog ng iyong mga suliraning kinahaharap? Ibahagi mo ang mga paraan na ginawa mo upang malutas ang problemang iyon. Ikaapat, kung makakausap mo si Florante katulad ni Aladdin, paano mo siya aaluin upang makapag-move on sa sakit na nararamdaman? Huling katanungan, bilang isang mag-aaral, paano mo pasasalamatan ang mga taong tumulong sa iyong pangangailangan? Maraming salamat sa pagsubaybay. Huwag kalilimutang i-like at ibahagi ang video ito. Mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell upang lagi kayong makatanggap ng abiso sa aming mga bagong upload. Hanggang sa susunod na aralin!